minsan aso, kung minsan ay loro, kung minsan ay kwago. Meron din baka, manok at kabayo. At dito ka! Flight mo. Ha? Eh, kasi, Papsi, paano naman kasi sa... Papsi, diba, hinihintay ko lang naman yung ano, yung traffic, oh. Oo. Haba ng traffic. Yung traffic mahaba daw. Traffic? Kapalipas ka yung traffic? Papsi. Alex, sa edad ko ito, palagay mo kaya maniwala ako sa'yo. Sa traffic, ang hinihintay mo ng traffic. Tsaka hinihintay mo si Captex Sugar mo. Kaya nahiyaan niya, baka ma-diabetes kayo. Palagi na lang si Sugar nakikita niyo eh, Papsi, mo. Minsan, nakakainis kayo. Alam, totoo mo, nag-iintay lang ko ng traffic, o nagpapalipas lang ko ng traffic. Tapos kayo, paneng si Sugar, palaging gumigimik na kami. Yun ang iniisip niyo. Ako na lang palagi nakikita niyo, Papsi, eh. Moon, sasaktan ako eh. Yun ang nakakainis sa inyo eh. Pinagbibintangan niyo ako palagi eh. Eh, kasi naman, akala ko rin mong... Ako, Papsi, ganyan naman kayo palagi eh. Eh, sorry na kung... Sugar na makikita niyo eh. Nagkamalawas sa... Sorry na, hindi na makaulit. Pasensya na. Minsan kasi, palabintang ako eh. Sensya mo na ako. Ha? Sorry ha. Dapat alam mo ka agad yun. Sorry na nga, hindi ko naman sinasad. Sorry ha. Sorry talaga, hindi ko naman talaga sinasad. Hindi talaga kasalanan ako. Inaami ko, kasalanan ko lang. Huwag mo kamutan, hindi ako nangangati. Dali ha. Gumanin naman daw ko. Si George, tara na. E mukhang may flight ka yata, no? Sa Leslie! Anong yata? Ha? Eh, kagabi na nag-usap kayo, hindi ba na sinabi nyo na magkikita kayong umaga dahil ihahatid mo siya dahil may flight na? Hindi nag-uusap, oh! Pwede kitang ihatid. Tapos noon, edi nagyakapa na sila. Mahigpit. Talagang sweet. Talagang sweet kayo. Ay, ako talaga. Kitang-kita ko yung nakasilip ako dun sa may pintuan eh. Tapos nagyakapa sila. Tapos, naghaligan ba kayo? Hindi ko na matandaan. Basta, ay, ako, sweet talaga. Sweet. Oh, sweet ah. Sweet. Ikaw, alam mo kayo, humingi pa ako ng sorry sa'yo eh. Sabi ko, pasensya na, nagkamali ako, bintangero ako. Pero totoo pala, oh. Kasi, Mayroon kasing ganun kasi. Hindi, ma'am. Ewan ko na. Oh,
susunod gagawin pa akong sinungaling. Eh, kitang-kita nga ng dalawang mata ko, tapos hindi pa totoo. Ano? Ha? Ba't tinititigan mo naman siya, ma? Lumuluwa yung mata mo. Hindi ba? Hindi talaga ihahalit talaga ni Doc Aga si Alex. Simple may flight nga. Ay, kapaniwala. Pumasok ka sa loob. Hindi, Popsi, may flight nga. Sumasukan! Sa kwarto ka mag-flight! Sige lang! Ako, George, nagot ka? Eh, bakit mo naman kasi ginawa na kayo dito aga? Naku, ang hirap pa naman yan. Si Doc Aga pa naman. Naku. Eh, hindi ko naman sinasadya eh. Alam mo, George, mahirap magtampo si Tito Aga. Mahirap. Teka muna, anong gagawin ko? Alam mo, suggestion ko, lumipat ka na. Sobra ka naman, Paolo. Pero alam mo, George, sa tingin ko, ang gawin mo, eh, maghanap ka ng paraan na maayos yung problema na ginawa mo. O, diba, simple lang yun? Oh. Nako, hindi simple yun, ano? Dahil alam ko naman na inis si Mang Berto dun sa dalawa dahil niloko nila. At ano naman ang bibigay kong dahilan kay Mang Berto? Teka muna, George. Huwag mong pakinggan yung mga pipitsuging mga payo na yan. Ang kailangan mo ay professional advice. Ha! Ako yon. Bilang kaibigan mo na nagmamalasakit sa'yo. At dahil ako'y matagal na sa serbisyo sa police force, malawak na ang karanasan ko sa investigasyon. Ito lang may papayo ko sa'yo. Kapag may katwiran, imbestigahan mo. Imbestigahan? Eh, alam ko namang totoo na talagang makikita naman si Pards at saka si Alex. At alam ko rin naman na dapat hindi nila ipapaalam yung kay Mang Berto. Yun nga. Kaya nga, alam ko naman kasi talagang stricto si Mang Berto. Ano ba kailangan imbestigahan doon? Yun nga, imbestigahan mo. Ang alit nga! Imbestigahan mo kung bakit stricto si Mang Berto. Oh, kapag nalaman mo na, eh di ba ayos mo na ang gusot, di ba? Masalita ka. I got you. Mamsi, ginawa ko na ang dapat kong gawin eh. Alam mo, kung hindi ka namatay, sana buhay na buhay ka ngayon. Para malusog ka. Ano ba kasalanan ko? Kung ba'y naging masyado stricto? Ay, sobra. Sobra. Ano, Mamsi? Ang sabi ko, masyadong sobra yung pagiging stricto mo. Over na yan eh. Tsaka, alam niyo ba? Baka mamaya, eh, isang araw, magtanan na yan si Alex. Naku, kayo rin. Ano? Ang sabi ko ho, masyado na kayo nagiging, ano, masyado kayo nagiging stricto. Naku naman, Mang Berto, baka pa kayo ganyan? Mang Berto, kasi ho, dahil nga itong sa nangyari kanina. Kanina nakaraan na yun eh. Ang tinatanong ko, bakit ka pumasok dito? Sino papasok sa'yo rito? Eh, kasi naman kayo naman, Mang Berto, para naman kasi kayo hindi pa nai-inlove dati. Eh, siyempre naman, alam niyo naman na nagmamahalan silang dalawa, tapos pinipigilan niyo pa. Ba, sandali. Kailan pa kita naging advisor, ha? Kailan pa? At yung wala naman ako. Pagitin mo. Ayan ho ba yung misis niyo? Ito ang si Ma'am Siguro. Wow! Very beautiful! Napakaganda naman ito! Napakaganda, Mang Berto. Oo, oh, ganda niyan. Bagay kami niyan, eh. Pinatulang kayo nito? Nalaglalak na, hindi pinatulang ako. Masyadong tingin mo para hindi sinasabi mong hindi ka nagkaganda. Ngayon, ang ibig kong sabihin, napakaganda. Bagay na bagay kayong dalawa. Pwede nang tango mo. Bagay na. Bagay na. Mainit na mainit kang hindi. Bagay na bagay na eh. Oo, ang ganda oh. Ang ganda. Kaya nga eh. Talagang bagay kami yan eh. Bagay. Pero, kasi Mang Berto, huwag na ko kayo magalit kay Aris sa kay Pards. Paano kung di magagalit? Eh, sinungaling. Ang pagkakasabi sa akin, ipapalipas doon ang traffic. Naku namang Mang Berto, para naman kasing wala pang nangyaring ganyang sitwasyon sa buhay niyo.
Alam mo, totoo niyan, George. Nagdaan ako sa butas ng karayom para kung makuha si Mamsi. Saka, isang kakampi ko nun eh. Yung kapatid niyang babae. There she was, just walking down the street. Style mo, ha? Traffic. 1965 ngayon. Wala pang traffic ngayon. Dayo pa yung siya traffic. Dayo nyo kaya yung screen. Dayo kaya yung Indian panahin. Huwag ako, tol. Buong malapis ka, tol. Dayo yung ganyan. Ako pa. Yung mga style mo ganyan, eh. Siguro, nihintay mo lang yung popsicle mo na yan, eh. Ha? Ayo. Nihintay mo yung popsicle mo, no? Tol! Huwag ka masyado magdidikita sa popsicle mo, baka magka-diabetes ka na. Iyan naman, no? Wala, stick ka naman, eh. Hama naman, eh. Grabe, oh. Wow, popsicle. ano ba yan, eh? Parang namang, ano, dive mo pa yung kanta ng Beatles, no? Dance the day, tripper. Dating mo, hindi ka siya, hindi ka kasindi. Hindi. Hindi ba ganito yun? Buto lang yun? Labo mo. Yan ang uso dati, no? Patagdag na. Ganon. Galing mo naman. Kaya nga eh, mali sa'yo eh. Uy! Ayan na pala yung Ma'am si Doodle mo eh. Kasama na naman yung kuya niyang kontrabida. Ayan nga eh. Hi! Hi! Ano? Ati daga ka? Ati kita? Sige, tingnan ko tayo. Traffic, ha? Mukha traffic talaga yan. Traffic, ha? Sige. Sige. Tumimig ng baba ka. Ito yung mga style mong ganyan. May ubra sa akin. Traffic, ha? Nakukonsyensya na ako sa'yo. Mga drama mo sa akin. Wow, to, labo mo, Ma'am, si Doodle Dandy. Pasok sa'yo! Ay, ito mo Kaya yung style mo, ano ba yan eh? Hindi, yung mga pakit-kit mong ganyan? Bait-bait ang kapag. Dami nadadagit yung mga babae. Ano ba yung style mo na yan? Huwag ako. Ano ba yan? Bait-baitan mo? Style mo yan eh. Eh, naman pala. Di pareho rin pala nangyari sa inyo. Oo. Alam mo si Mamsi, may kuyang stricto ito mapaksi. Pero ibang style ko kay Dok Aga. Eh, ano ba style nyo? Shindig. Parang tipar. Shindig? Parang party. Pero ito, may premium ito eh. Dance contest ito eh. Si Mamsi yung kapater ko eh. Pinakaabang tayong kuya nito mabaksik. Ang ginawa ko, sinugod ko, pinagsasapa ko eh. Sinugod nyo? Oo. Sabi ko sa'yo, ibang style ko eh. Hindi ka mukhang style ni Dok Aga. Hindi naman ako sip-sip eh. Eh, ano ang nangyari? Ganito ang nangyayari naman. Oh, yeah!
Ayoko yung mga solo-solo. Gusto ko yung mga may duet. Kung bibigyan mo ko ng plaka, may duet. Ito, may duet. Ito ni Elvis tsaka ni Nora. Duet. German song ang ginagawa niya. Tol. Pwede ba wag mo ko matawag-tawag na bayaw, ha? Ha? Day mo ko yaw ba? Ayaw mo nung album. Rarasyonan lang kita linggo-linggo ng gising-gising. Tol, ano yung gising-gising? Ano yung maraming sili ito, kuha baboy. Ito pa na ako, ha? Saka huwag mo ko tumaking bayaw. Bayaw? Kung maaari sana, huwag mo na kaming pakialaman ni utol mo. Ginotsa niya na ako, eh. Tsaka siyota ko na siya, eh. Tsaka halmatitay niya ako, eh. Titay. Ha? Halma niya ako. Shots mo yung utol ko, no? Pero kung shota mo na si Ma'am si Doodle Dandy ko, ano pa magagawa natin doon? Thank you. Diba? Pero ito, kaya yung mga style mo na yan, pa-thank you ka pa, babait-bait ang kape, ha? Huli ko na yung mga ganyan mo, ha? And then, yung style mo, ha? Ito. Ano ito? Yan, ang sayo. KB. KB! 1081. Kuya's batas bilang 1081. Usundin mo lahat siya. Mula ngayon, dapat siya, masundan mo lahat siya nakasulat dyan. Pag hindi ko nasunod. Aba, nagmamangmaang pa to. Hindi, panimakal na sunod ho. Hindi na kayo magkikita ng Ma'am si Doodle Dandy ko. Ganun po ba po? Opo. Ikaw yung mga stalute mo, oh? Hindi. Oh? Ano ka? Pamisti-mistiso ka pa? Tingkitin mo? Ang papakit mo style na yan. Dahil mo nadagabit sa ganun eh. Ano ang pakit-git mo? Hindi ubra sa akin yan, Tol! Tol, isa ka? Buti na mag-aalala na lang tayo. So, dadari ko ito mga duweto ni Elvis at Nora, ha? Tolits! Tanda mo? Oo. Oh, ang labi naman. Yan ang isa dating, pangulo natin. Yan, hindi papayag yun eh. Dahil hindi na parang ang Dark Ages ngayon. 1965 na yun. Hindi papayag. Oo, yung parang Marcos. Oo, yun na. Ay, hindi papayag si Presidente Marcos. Tanda niya. Si Pops, ikaw naman. Pa, paano naman tayo asikasuhin ng presidente? Eh, ang dami na nung pinuproblema. Marami rin naasikaso. Oo nga naman. Tsaka kaya-kaya nyo naman yung Kuya's Batas 1081. At saka basta lang kaya-kaya nyo naman yung dance contest. Tandaan nyo, ah. Diyan nakasalala yung pinagpapasok. Oo, umilang. Nanalo tayo sa dance contest. Nakakalaka na ng puhunan para sa negosyo nyo. Pagpapakasalala tayo. Labo yun eh. Pero tayo mananalo. Ito yung Kuya's Batas 1081. Hindi na tayo po pwedeng magkita pa. Paglampas na alas 7 ng gabi. Practice pa niya para manalo. Bayaw. Ha? Ano ba yan? Huwag na huwag na huwag mo akong matatawag na bayaw, ha? Oo nga naman, Brad. Makinig ka naman sa to-shots mo. To-shots? Ito, hilo-hilo to eh. Ha? To-shots! To-shots! Pinapatawag mo ba ako, ha? Eh, Kuya, nagmamahalan kami ni Popsicle. Ano, nagmamahalan? Ma'am,
Hindi, magmamahal. Ano ko ba? Lagbo ka ba? Lendo ka ba? Wala ba ang bomba labs mo? Ang labo talaga, ha? Kaya ikaw, ikaw, huwag na makikin. Pwede, kulang kayo. Kulang kayo dito sa lugar ko. Hindi ko pinatayo itong ice cream parlor ko para gawin yung boxing arena. Pwede ba? Kulang. Cool. Ano? Ah, Chip, huwag na makapinang tayo sa harap. Ay, no. Kulang kayo! Kulang! Hello, sabi ba? Sabi ba? Ay, sobrang stricto naman yung kuyas batas na to, oh. Paano nga may anari mo yung batas mo? I like to sa tingin niyo ba mananalo kayo? Masayawan? Ha? Ano kayo mananalo? Alas 7, hindi kayo pwede mag-kite. Makapag-insayo. Talaga hindi kayo pwede mag-insayo. Ngayon, kung papasayin dyan sa Kuya's Batas 1081 na yan, nakalagay dyan. Sa? Sa ano? Saan? Anong para saan yun? Pacha. Oh, ito. Article 52. Ito, 52. Paragraph 8, sentence 26. Bawal mag-isay ng kahit na anong sayaw. Pag ginawa ito, merong 30-day suspension plus a fine of 20 pesos. Ano sa tingin nyo ngayon? Ano kayo may natsaksan tayo? Kaya nakukunan 20 pesos. Saan ko kunan 20 pesos? Ha? Problemahin mo yan. Tignan mo. Ha? Nababasa mo dyan, ha? Sige. Shit eh. Wishit ang kuya sa patas na yun eh. Pinahirapan ako, pinahirapan kami. Diba, Mamsi, pinahirapan tayo? Kaya naman pala may Babs sa bahas. Ano? Eh, ang... wala ko sabi ko, pogi kayo. Bagay, hindi sinasabi ng misis ko eh. Pogi, Bertong, pogi. Nabibingi na nga ako. Kasi sabi, Bertong, pogi ka. Talaga nabibingi, basang lair lang ako ang pogi niya. Oh, sinungaling din pala siya. Hello? Eh, wala ko. Sabi ko, pogi kayo, pogi. Ito, sabihin mo kay Part Aga na dito ako ngayon sa bahay ni Mang Berto. At sa tingin ko, maaayos ko na yung problema nilang dalawa ni Alex. Oo, oh, atong bahala. Ay, naku, sige, dito na si Pogi. Oo, oh, sige, ako. Anong Pogi? Nangaasar ka? Nangaatat ka? Oo, oh, eh, sinasabi ko na nga na Pogi kayo eh. Pogi, Pogi. Yung salita mo parang hindi totoo eh. Hindi, totoo yun. Masandali nga pala, George. Itong album namin, nung first anniversary namin. Ang dami namin, doon tayo sa liwanag. Hindi, ho. Tignan mo, oh, yung makuha namin dito, ang gaganda, oh. Naku! Talaga naman ang ganda-ganda ni Mamsi. Kasi mamahilig pala kayo pumunta sa Manila Zoo, ano? Sa bagay, noong mga panahon nyo, malinis pa yun, eh. Oo, tsaka hindi, kahit sa kayo pumunta ni Mamsi, maligaya kami, bakit magkasama kami. Pero, Mang Berto, hindi ba kinabahan si Mamsi dito? Meron siyang katabing unggoy. Saan? Ayan, ho. Ako yan, eh. May buntot ba yan? Tao yan, eh. Ako yan, eh. Iingat ka, George, ha? Eh, pero, tiga muna, Mang Berto. Eh, hindi ba
sinabi niyo sa akin na talagang nakataya ang kinabukasan niyo dun sa dance contest. Oh. Eh, anong bang ginawa niyo? Eh, siyempre, hindi naman kayo nakapag-ensayo. Oo. Eh, anong ginawa niyo? Hindi. Eh, hindi naman akong gumawa ng paraan eh. Si Mamsi yung gumawa ng paraan dahil patay na patay sa akin eh. In love na in love eh. Si Mamsi ho? Oo. Ganito ang ginawa niyo. Ma'am, si Dudo. Sorry, no? Hindi ko masasagot yung tanong. Unang-una, kilala mo naman yung kuya mo. Ayaw na ayaw niya kay Berto. Kailangan kasi kasama mo yung kuya mo para tanggapin si Berto. Yun lang yun. Tanya, madali lang yan eh. Ano? Sabi mo lang, hurihin ko na. Nabang wala naman kasalanan yung kuya ko. Ano wala? Meron eh. Yan ang tinatawag na obstruction of love. Kuya, pwede mo. Wala ka na. Pero, Mamsi, hindi na ako mapaghihintay pa eh. Pagkailang manalo tayo sa sayawan eh, para magpakasal na tayo. Kahit naman manalo tayo, talo pa rin. Hindi, pag nanalo tayo, yung premyo natin gagawin kong puro sa pagbabalot, pagyaman natin, o di makakasal na tayo. Ako naman, popsicle, oo. Hindi mo ba nagbasa yung kuya's batas? Nakalagay doon, Article 27, paragraph 13, sentence 12. Nakalagay doon, ha? Ano? Pwede lang tayo magpakasal kapag puti na ang uwak. Ano naman ang batas siya pag puti na ang uwak? Labo naman yan. Hey, kayong dalawa. Si ano gawin niyo? Hindi kayo mananalo. Bakit? Eh, sumali yung kuya mo eh. Yung kuya niya, tsaka yung girlfriend niya, paano kayo mananalo? Eh, bakit naman kasi hindi mo na lang ibigay yung pera doon sa dalawa? May pa-contest-contest ka pa dyan. Oh. Nako. Eh, promo nga ng ice cream parlor ko yun eh. Oh. Teka. Sumali ba kama ang kuya ko at yung shota niya? Oo! Ha, alam ko na! Alam ko na! Alam nila. Pag nanalo kami ni Popsicle ko sa dance contest, mawawala na yung kuya's batas. Aha. Pag natalo kami, edi, hindi na kami magkikita magpakailanman. Oh, pero, bakit naman ganun? Teka muna. Sasagdyan. Ha? Ang lakas ang loob mo, Tol. Ha? Last ba ka, masyadong oblo mo. Si Dark. Paano ba ito? Kulang yan. Ha? Yakang-yaka natin. Yakang-yaka. Eh, paano tayo mananalo niyan? Wala naman tayong practice eh. Hindi kaya natin yan. Sa ngalan ng pag-ibig. Aba, parang pwedeng title ng pelikula. Wow! Maski lang, masyadong malaki yung pusta eh. Kaligayahan natin yun. Pagmamahalan natin yun eh. Ito lang ang paraan eh. Buong-buong lupus niyo. Buong-buong. Hindi kaya umaasa si Mamsi na sana matalo kayo para malibre siya? Ano? Ay, wala ko. Hindi, ano ba nangyari? Eh, ganito nga eh. Tinaya namin ni Mamsi ang kaligayahan namin. Ha? Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa isa't isa. Sa galing namin. Mm-hmm. Ang ginawa ni Mamsi, kinol yung hamon ng kuya niya. Mm-hmm. Na pag natalo kami, siyempre, magiging malungkot kami. Tapos na kayo? Tapos na kami. Pero pag nanalo kami, lahat na kaligayahan ang sila sa amin. No. Pero hirap na hirap kami dahil wala kami ensayo eh. Ay, anong ba nangyari? Nagsimula nga yung pakontes, yung sindig. Ganito ang nangyari nun eh. Yes! Ha ha ha!
You see, that's only our junior edition for this contest. Magagaling, magagaling. Iyan lang mo eh, una pa lang yan. Junior pa lang yan. Yung senior eh, makikita nyo miyamya. Ngayon, sa ating susunod na contestant, tatawagin natin, our next contestant is Kuya and his Shota! Hey. Magiging successful ang ating pa-contest na to. Ha? So, ipe-prepare na natin o ihahanda natin ang ating susunod na kalahok o contestant. So, kayo eh, magbasid-masid. Kailangan makita o malaman natin kung sino ang pinakamagaling na grupo. Mamaya na kami. No! So, ito na! Ladies and gentlemen, our third contestant. On next group is Popsy and Mumsy. Story niyo ni Mamsi. Biro niyo, pinahirapan kayo ng isang tao na talaga namang
Ayaw lang niya mapahamak yung kapatid niya. Talagang tinayaan yung relasyon niyo sa pagtitiwala niya sa isa't isa. Totoo yun. Oo nga. Tsaka alam mo ba, George, malapit na ang anniversary namin ni Mamsi. Eh? Eh, di regaluhan ninyo. Ng ano? Di nang isang regalo talagang maiintindihan niya, yung magugustuhan niya. Maiintindihan, magugustuhan, patay na yun. Hindi mo, ang ibig sabihin yun talagang, yung bang regalo na talagang hindi na nakuha noon? Sandali nga, naguguluhan ako. Tumbukin mo, puro ka blessing eh, oh. Kung baka sa lasenggo, puro ka ayong pumutan, puro ka case. Inumin mo, straighten mo lang kung gusto mo sabihin. Eh, Mang Beto, bakit hindi nyo ibigay kina Alex at saka kay Pards Aga yung pagtitiwalang hindi binigay sa inyo ng kuya ni Mamsi? Para naman sa ganun, hindi sila nahihirapan. Eh, sa pagkukwento nyo sa akin, siguro kung buhay pa si Mamsi ngayon, hindi na magugustuhan yung Popsi's batas eh. Tsaka, nararamdaman ko na talagang matindi ang tiwala niyan sa pag-ibig. Alam mo, totoo yung sinabi mo. Masyadong naniniwala sa love to. Mamsi, sa palagay mo, ano ang dapat kong gawin? Tanggalin ng Popsi's batas? Yes! Dahil yun daw ang iririgalo niya sa mami mo. Dahil mag-anniversary lang daw sila. Pwede kaya yun? Alam mo, ewan ko, Sugar, pero alam mo si Popsi, pagdating kay Mamsi yun, nag-iiba yun. Alam mo, Dok Aga, pwede. Panatik ko sa love yung mama ko dati. Naku, sana nga, para hindi na mahirapan si Ate Alex at si Tito Aga, di ba? Sabi ko sa inyo, okay yan. Maniwala kayo sa akin. Talaga, Popsi. Oh, tatanggalin na niya. Oh, masalamat kayo, Sharon. Salamat kayo. Kung gumawa nun eh. Oh, oh, ayan na si Popsi, ayan na si Popsi. Suot niya! Ano yan? Ano yan? Wala ako. My golly, Mamberto! You look like a blast from the past. Parang wala na ako ng tiwala sa inyo. Sorry. Ayos to. Anong ayos? Hindi o. Ha? Hindi may sabing ayos. Ha? At meron ka binibili ng Mamsi mo bago yung matay. Mamsi, umari lang kahit binibili na kita yun. Kung mag-aasawa ang anak natin, sana yung kamukha mo. Ayaw niyo? Sige niya, kaya niya. Sige pa, patah. Ay, Mamberto, Mamberto, wala naman kayo sa partner eh. Dun. Mas kila sino, pwedeng ka partner ko. O sige, sige, play niyo na, play niyo na. Over you. Sure.
manok at kabayo ang tito ko. Okidok, okidok, okidokidokidok, okidok, 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 okidok. Ang tito aga ko, veterinaryo, napapagwapo, napapaloko-loko. Ang dami-daming chicks na nagkakagusto, pati na yata mga husag aso ng tito ko. Okidok, okidok, okidokidokidok, okidok. Ang tito ko, wow!